Magandang araw sa lahat at welcome sa ating panibagong video ng ating calculus series. And ang topic natin for today ay tungkol sa substitution technique for integration. Last time we discussed about the basic theorems in anti-differentiation. Kung gusto niyo pong mapanood, nasa baba lang po yung link sa description box. Ngayon may mga functions na kung saan pag kinuha natin yung indefinite integral, hindi basta-basta nag-a-apply agad ano, yung basic theorems. May mga techniques or strategies na dapat muna tayong i-implement bago natin tuluyang magamit yung apat na theorems. At isa sa mga technique na yon ay yung tinatawag na U-substitution. Sa last example ng video na nasa link sa description box, we found out that the indefinite integral of this ay 25x cubed over 3 minus 35x squared plus 49x plus c by simply applying FOIL method sa integrand natin. Okay. But we can also use U substitution. Okay. Now, by letting U as 5x minus 7, so that will be U squared, papalitan lang natin ng U yung 5x minus 7, then, kung mapapansin nyo, meron tayong dx. Yung dx ay hindi pa natin alam sa ngayon kung ano ang kanyang magiging value. We cannot integrate this entire integral since magkaiba yung variable natin. We have x as our variable of integration and variable u ang nasa integrand. So, ang mangyayari, we have to get the differential of both sides nung nasa left-hand side natin. So, that will be du over dx. And the derivative of 5x minus 7 with respect to x is just equal to 5. Now, ang mangyayari, magkakaroon tayo ngayon ng du equals 5dx. Since dx ang hinahanap natin, guys, all we have to do is to divide 5 both sides in order to get dx as 1/5 du. Now, meron na tayong value para sa dx, and that is 1/5 du. Okay? Ngayon, ang gagawin lang natin, substitute natin yung 1/5 du doon sa dx. Then, by simply applying the theorems na diniscuss natin last time, kaya na natin kuhain yung indefinite integral nito. Using constant rule, labas lang natin yung 1/5. Then, apply power rule, we have u cube over 3. Simplify, we have u cube over 15 plus c. Now, since u is equal to 5x minus 7, okay? Since u is equal to 5x minus 7, kailangan ibalik natin yung value ng u. Now, meron tayong 5x minus 7 to the power of 3 over 15 plus c. And this will be our final answer for this problem. Hence, this integral has two answers. Yung isa, yung nakuha natin sa last video natin. Then, yung isa is yung kakakuha lang natin ngayon. Okay. Let us check kung iisa lang naman itong expression na to. No? Now, kung i-check natin itong, or kung i-expand natin itong binomial na to, 5x minus 7, raise lang natin siya sa 3, makukuha natin yung kasagutan sa bandang iba, sa bandang taas ng numerator. Yun yung expansion niya. So, ipagbabangga natin kung magiging parehas siya doon sa expression na nasa kanan. Now, simplify. Okay. 125 over 15, that is 25 over 3, no? In simplest form. 525 over 15 is negative 35. No? Since negative yung nakakibat dun sa, no, sa term natin na yun. Then, 735 divided by 15 is 49. Then, 343 over 15, kung mag-decimal man yan or whole number, that will be considered as a constant. Then, kung constant ito, inad mo sa another constant, the answer is still constant. That's why nilagay lang natin dito plus C. Ngayon, malalaman natin na iisa lang po sila.
Okay. Okay lang kung alin sa dalawa ang gamitin natin. Using FOIL method sa pag-evaluate ng integrand before integrating, or we can use directly na yung use substitution. Wala namang masama dun. Ang kahalagahan ng use substitution is napapadali nito yung pagkuha ng indefinite integral. No? Paano kasi kung meron kang function, let's say your f of x is, kahit simple lang yung binomial mo, halimbawa meron kang x plus 1. And then, halimbawa, ang exponent is nasa 20. No? How about that? Kung gagamitin natin yung FOIL, or kung i-expand natin siya, masyadong matagal ang magiging proseso bago natin makuha yung indefinite integral. Pero kung ilelet na lang natin yung u as x plus 1 and so on, or by using u substitution, tapos agad ang ating trabaho. Kung i-integrate natin yan, x plus 1 raised to 20 dx. No? So, simple lang. Mag-let ka lang ng u. Let u is equal to x plus 1. Then, get the differentials of both sides. We have du. Then, the derivative ng x plus 1 is only 1. So, meron ka lang dx dito. Okay. Now, meron kang u. Integral of u raised to 20. Since dx is equals to du, palitan lang natin. Using power rule, we have u raised to 21 over 21 plus c. But u is equal to x plus 1. So, this will become x plus 1 raised to 21 over 21 plus c. Tapos na agad. So, instead na mag-expand ka dyan, bakit hindi ka na lang gumamit ng u substitution para mas mapadali tayo sa pagkuha ng desired answer natin. Okay, let us give our first example. Evaluate this integral. We have x cubed times the quantity of 5 plus 2x raised to 4 to the power of 7 dx. Now, for a solution, kakapain mo kung sino or papairamdaman mo kung sino yung magiging value ni u. No? Halimbawa, ang nilet nating u ay 5 plus 2x raised to 4. No? Check mo or tatanungin mo yung sarili mo, kapag ito ba ang nilet kong u, may mauuwi ba akong value ni dx? Parang ganun. Halimbawa, nilet natin siya u as 5 plus 2x raised to 4. All we have to do is to substitute 5 plus 2x raised to 4 into u. So, meron tayong u raised to 7. Ito yun. Ginawa natin siyang u. Then, meron pa tayong natitirang value, which is yung x cube. Wala pa tayo na ito, tsaka dx. So, pangalanan natin siya or i-label natin siya as yellow. Ngayon, get the differentials of both sides ng nasa left side natin. We have du over dx equals derivative of 5 plus 2x raised to 4, which is 8x cubed. And it turns out na we have du is equal to 8x cubed dx. No? Ngayon, wala tayong x cubed dx. Pero kung mapapansin mo, meron tayong x cubed dx dito. Tama? Kaya lang may katabi siyang 8. Ang kailangan lang natin gawin para makapag-uwi tayo ng value ni x cubed dx is just to divide 8 both sides. Divide 8 both sides, makakakuha tayo ng x cubed dx equals 1/8 du. And meron na tayong value. So, substitute, we have u raised to 7, integral nun. 1/8 du. Then, 1/8 is a constant. Labas. We have integral of u raised to 7 du. Use power rule. U raised to 8 over 8 times 1/8 plus c. Or, pwede natin isulat as u to the power of 8 over 64 plus c. Pero, ang u
ay 5 plus 2x raised to 4. Substitute mo lang doon sa value ng u, meron tayong 5 plus 2x raised to 4. To the power of 8 over 64 plus c. And ito na po yung ating magiging final answer. Okay, how about this one? Find the integral or the indefinite integral of this function. X squared times square root of 1 plus x. Solution, so pakiramdaman mo lang ulit kung sino ang pwedeng maging value ni u. Halimbawa, let u is 1 plus x. No? Ngayon, magkakaroon tayo ng square root of u since yung u ay 1 plus x. Then, meron pa tayong natitirang value or variable or terms. No? Wala pa tayong naiseset para kay x squared at kay dx. So, paano natin malalaman yun? Sa tulong ng u equals 1 plus x. So, differentiate lang natin both sides. We have du over dx equals derivative of 1 plus x, which is 1. And du is equal to dx lang. So, meron na tayong value para kay dx, which is du. Ang tanong, no? Ano ang value sa naiwang x squared? Kung mapapansin nyo, guys, yung u ay equal sa 1 plus x. If we try to transpose this positive 1 to our left-hand side, we will obtain x equals u minus 1. Okay. And x equals u minus 1, yan na yung kakatawan doon sa value ng x na natitira. Since meron pa tayong exponent na 2, as is lang po siya. So ngayon, ang ating new integrand ay square root of u times the quantity of u minus 1 to the power of 2. Then, du yung ating variable of integration. Okay? Now, simplify lang. Expand lang natin yung u minus 1. Multiply natin by itself. U squared minus 2u plus 1. Then, yung square root of u, nag-transform lang into fractional exponent. Using distributive property, we will obtain u raised to 5 halves minus 2 u raised to 3 halves plus u raised to 1 half. By sum and difference rule and constant rule, we will obtain this bunch of integrals. U raised to 5 halves du, tapos negative 2 times the integral of u raised to 3 halves plus u raised to 1 half. Ngayon, apply power rule. Makukuha natin itong indefinite integral na ito. Pero, ang u ay 1 plus x. No? Ang u ay 1 plus x. Palit lang natin siya dun sa variable u, yung 1 plus x, and makukuha natin itong kasagutan na to. Ito yung ating magiging final answer. Ang mga nagiging solution natin sa pagkuha ng indefinite integral ay hindi unique. Sometimes may other ways sa pagkuha nito. Halimbawa, palitan mo lang yung nilet mong value para sa u. Pwedeng mag-iba yung solution. But eventually, mag-e-end din naman siya sa iisang kasagutan. Halimbawa, at this point, meron tayong alternative solution. Ang u natin ay buong square root of 1 plus x. Nilet natin u square root of 1 plus x. Now, magkakaroon tayo ng ganito, u. And etong x squared dx, wala pa ring value. Paano natin sila makukuha? Sa tulong pa din nung nilet nating value ni u. At this point, try natin i-square yung ating terms both sides. Square natin yung u and square natin yung square root of 1 plus x. So, that will be u squared equals 1 plus x. Then, transpose lang natin yung positive 1 sa left-hand side. Makukuha natin si x equals u squared minus 1. Ngayon, may value na tayo para sa variable x. Pwede natin siyang isulat as integral of u
times the quantity of u squared minus 1 raised to 2 since we have 2 as our exponent. Kaya lang, may natitira pang dx. Ano ang value ni dx? By simply getting the differentials of that equation, x equals u squared minus 1, both sides, we will obtain dx over du. Since ito ay with respect to u, differentiate lang natin yung u squared minus 1, and that is 2u. And ang dx ay magiging 2u du. At yun na ang magiging or papalit na value sa ating dx. We have the integral of u times the quantity of u squared minus 1 to the power of 2 times 2u du. 2u times u is just 2u squared. Expand u squared minus 1 raised to 2. We have u to the 4th minus 2u squared plus 1. Okay? Now, apply distributive property once again. Makakuha tayo ng 2u raised to 6 minus 4u raised to 4 plus 2u squared. Apply theorem 4 or sum and difference rule and constant rule. Power rule as well. At makukuha natin yung indefinite integral na ito. Pero, ang u ay 1 plus x raised to 1 half or square root of 1 plus x. Just simply substitute this value of u sa ating nakuhang indefinite integral at makukuha natin itong sagot na ito. Notice na yung ating nakuhang kasagutan ay parehas lamang sa ating naunang solution. Dito nagkaiba lang yung paglet sa value ng u. Ang challenge naman kasi dito is mapakiramdaman mo, no? Or matansya mo kung ano yung karapat dapat na magiging value ni u at ni du para makuha natin yung angkop na indefinite integral. As a summary, sinasabi lang dito sa video na to na hindi lahat ng integrals ay magagamitan agad natin ng 4 basic theorems, no? Sometimes kailangan muna natin gumamit panandalian ng mga technique or strategies na kung saan mauuwi din tayo eventually doon sa paggamit ng 4 na theorems. At isa sa mga technique na yon ay yung u substitution. Mahalaga din ang u substitution sa pagkuha ng indefinite integral na kung saan may mga matataas na exponent, no? Yung mga binomial or trinomial na may matataas na exponent. Na instead na mag-expand tayo, bakit hindi ka na lang gumamit ng u substitution para makuha mo yung desired integral immediately. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video. And kung may natutunan kayo, kindly like and subscribe our channel. Maraming salamat. God bless.